Yo, what's up mga tol? Meron tayong tutorial ngayon. Nagawa tayo ng channel intro. Paano ba ako gumagawa ng channel intro? Yun yung ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, play muna natin yung intro ko. So ayun mga tol, bago natin simulan to, papaalala ko lang, ang ginagamit ko pa rin dito sa pag-i-edit ko ng intro is yung KineMaster pa rin. Basically, yun lang naman talaga yung madalas kong ginagamit, kaya yun yung gagamitin natin ngayon. Paalala rin lang, sa paggagawa ng intro para sa akin, hindi advisable yung sobrang haba kasi minsan naiinip yung mga nanonood. 5 to 10 seconds yun, okay na yun, mga ganung kahabang intro. Punta na tayo sa editor natin, sana masundan nyo. Papakita ko lang sa inyo kung paano laruin yung editor para magka-idea kayo kung paano nyo execute yung intro ginagawa nyo. Lalaro-laruin nyo lang yung mga tools doon at makakabuo na kayo ng isang intro. So tara na sa editor. So ayun mga tol, dito na tayo sa cellphone natin, dito sa editor natin, sa KineMaster. So unang-una natin gagawin is mag-open tayo ng new project. Pindutin nyo lang tong positive sa gitna. Yan, and then aspect ratio nya, select natin to 16:9, standard ni YouTube yan. So ayan, mapupunta na tayo sa mga files natin. Una natin gagawin, maglalagay muna tayo ng base ng ating edit. So maglalagay lang tayo ng plain na image niyan, color black, para mas goods. So, meron na tayong base dyan sa ating editor. Then next is, pipili lang tayo ng background music. Kung gusto nyo maglagay ng background music, pwede rin mga sound effects lang. Bahala kayo, basta ako merong music of my choice na lagi kong ginagamit, which is yung mga rock music. So meron tayo dito mga music sa ating gallery ng phone natin. So kung wala naman at ito rin yung editor na gamit nyo, pwede kayo ditong pumili sa asset store nya dito sa may parang bahay na to. Yan, kung may internet connection kayo, pwede kayo mag-download. Select nyo lang itong music. Yan, may mga kategory dyan. Dito ako kumukuha sa rock music. Yan, kung makikita nyo, naka-install na lahat. So nasa phone ko na yan. So back na tayo. Pwede rin naman kumuha kayo sa YouTube or sa mga sikat na kanta. Basta hindi nyo lang siya gagamitin na mahaba. Mga less than 8 seconds, pwede na yon sa mga sikat na kanta. Hindi na kayo makaka-copyright nun. Mas maganda kasi nyan, yung sounds na makukuha nyo is wala kayong katulad or wala pang ibang gumagamit natin. Kailangan ang piliin nyo yung unique na music na walang kapareho, para yun yung maging yung identity. Audio na gagamitin natin is medyo rock pa rin. So audio, meron ako ditong napili kanina. Music, yan, etong Crazy Horse, pakinggan natin. So add natin. So ayan, nandito na sa editor natin. Move lang natin ng konti. Pakinggan ulit natin para ma-cut natin kung hanggang saan lang yung gagamitin natin. So yan, hanggang dito lang mga tol sa 7 seconds 0.72. So select nyo lang yung music at saka i-cut nyo na lang kung hanggang saan nyo gusto. Trim natin yung right nya pack. So yan na, ganyan lang yung kinuha natin doon sa sounds na yun. I-clear na natin itong bass natin. So ang gagawin ko dito is maglalagay na lang ako ng picture. May mga picture ako dito sa gallery. Punta tayo sa layer, media. So kayo, depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay na layer dyan. So gamitin natin itong picture na to. Ito, yan. Ito yung lumang picture natin dati. So, i-attach lang natin. Yan, okay na yan. So, ang gagawin natin dito, visible lang to sa unang bagsakan ng kanta. Pakinggan lang natin. Yun, hanggang dun lang. Cut natin tong picture. Pak. Tapos mag-add na ulit tayo ng panibagong picture. Add pa tayo. Pili tayo dito sa ating gallery. Dito sa picture. Ito, may hawak na silver play button. Ganyan lang yan. So dito lang yung pinapalakihan at pinapaliitan. Kahit anong layer ilagay nyo, yan, may tools naman dyan. So ganun pa rin mga tol, papakinggan lang natin yung kanta kung saan siya mas magandang ikat, yung sumasabay sa beat or dun sa pagtaas at pagbaba ng tunog, dun natin siya ikakat. Ayan, dito. So ayan, nakat na natin. Balik tayo sa umpisa. Yan, okay na. So mas maganda kung yung pagpasok ng picture is medyo faded, smooth lang, fade. Yan. Alright, so para mas maganda siya, gawin nating nagbi-blink-blink yung picture, flicker. Yan, nagagaganyan. Para syempre, rock na rock yung datingan. Yan, so balikan ulit natin. Yan, yung next na bagsakan naman, pangalan na ng channel yung ilalagay natin dyan. Punta kayo sa layer, text, type nyo lang yung gusto nyong ilagay. Lagay natin dito, Mac LTV, kasi yun yung pangalan ng channel. Yan. So, pangit ng font,
hanap tayo ng panibago. Click nyo lang yung text, pindutin nyo yung A, then hanap kayo ng magandang style dyan. Kung wala kayo makita magandang font, punta kayo sa Asset Store. Pwede kayo mag-download ng mga font dyan, marami dyan. Pero satisfied na naman ako doon sa font na meron ako doon. So, punta tayo sa deep. Ito yung ginagamit ko madalas. Yan, okay na yan. So, para magbago yung kulay niya, dito, gawin natin red na lang siguro. Then, outline. White. Then, lagyan natin ng shadow. And glow. Glow. Red. Yan. Alright, pwede na siguro yan mga tol. Tingnan natin. Yan, so hanggang dito lang. Cut natin dito. So bali, nahati siya sa dalawa. Itong unang cut natin, gagawin natin nag-move yan. So paano ba mag-move yan? So ang starting point niya is dun sa kabilang dulo. So click nyo lang yung text na imumove nyo. Gagawin yung gumagalaw. Pindutin nyo itong parang susi sa gilid. Then sa unang part, ipapwesto nyo siya kung saan siya magsisimula. Yan. Sa sunod, kung saan siya mawawala, mag-e-end dito. So ganyan yung kakalabasan niya. So ito, cut ulit natin dito. So bali itong pangalawang text natin, gawin na lang natin itong parang medyo umaangat. Pop na lang yan. In animation na, in animation. Pop. Try natin. Yun. Tenenen! Parang maganda doon nagpi-flicker. So, gagawin natin itong nagpi-flicker. Overall, flicker. Yan. So, ganun lang mga tol. Ika-cut-cut nyo lang. Tapos, pwede nyo iba-ibahin yung animation ng mga naka-layer sa inyo. Depende sa pagkaka-cut nyo. So, ulitin natin ha. Yan, okay na. Okay na, meron na tayong magandang pattern. So, lalagyan naman natin siya ng another layer. Makakapagpabuhay sa intro natin. So, punta tayo sa layer. Marami dyan. Marami ditong pwedeng gamitin sa editor na to. Dito tayo sa sticker. Hindi lang basta-basta sticker to. Meron din ditong mga gumagalaw-galaw. So, sa unahang part, lagyan natin ng parang usok. Gamitin natin tong parang usok na to. Try natin. Maganda to. So, dun sa last part, mas magandang parang lagyan dito ng umaapoy-apoy. Pili tayo dito. Layer. Tapat nyo lang kung saan papasok yung layer. Then, lagay tayo ng sticker. Ano bang maganda dito? Ito. Yan, tingin nga. Yan. Tapos lagyan na lang natin ng sound effects to. Yung sabog na yon, lagyan na lang natin ng sound effects. Kuha tayo sa sound effects. Dito ng magandang sounds para dun sa parang sumabog na yon. Matches. Add natin yung sound effects na yon. Bagay to doon sa nilagay natin na sticker. O, diba? So, dagdagan pa ulit natin ang panibago. Tayo sa layer. Hanap tayo ng sticker na nababagay dito. So, try natin tong speed line. Ito yung usual yung ginagamit sa mga anime. Yan. So, isagad natin hanggang sa dulo ng intro. Or hanggang dito lang. Then, out animation niya paid para mawala konti. Yan. Nipisan lang natin. Tingnan nyo, sobrang kapal niya, diba? Pwedeng nipisan yan. Medyo gawin natin transparent ng konti. Yan. Diba? Pwedeng transparent ng konti. So, ayan. Try. Satisfied na ba kayo doon? Pero kung gusto nyo pang dagdagan niya ng mga sound effects or mga layer pa, nasa sa inyo yun kung paano nyo gagamitin yung creativity nyo sa pag-edit dito sa KineMaster. So, for example, magdadagdag pa ulit ako. Ito, lalagyan natin dito ng glitch effect. Chromatic.
Pero palitin lang natin. Sample. Okay, okay na 'yon, 'di ba mga tol? Ngayon, isi-save na natin. Pop. Export. Okay, working yung export natin. So hindi naman ganoon komplikado yung ginawa natin. Sana nasundan nyo. Huwag nyong gagayahin na gayang-gaya itong ginawa ko. Bali yung ginawa ko lang dito is pinakita ko lang sa inyo kung paano ko nilaro yung layer, yung mga sounds, yung mga cuts para makabuo ng magandang intro. Ikaw, satisfied naman ako doon sa ginawa kong intro. I-play natin bago tayo lumabas dito sa editor. So ayan mga tol, tapos na yung ginawa natin. So nakita nyo naman, ganun lang ka-easy, napakadali lang. Ang papaganahin nyo lang is yung creativity nyo. Hindi kailangan ng mahabang intro, basta yung unique. At hindi nyo kailangan gayang-gaya yung ginawa ko. Ang ginawa ko, ipinakita ko lang sa inyo kung paano natin laruin tong editor. Kasi itong KineMaster, basta creative ka dito, marami kang magagawa. So yun lang mga tol, sana makagawa rin kayo ng intro. Pahit na lang yung subscribe dyan kung di pa nakasubscribe, at pahit na rin yung like button dyan kung nagustuhan nyo itong video to. So paalam, see you!